Isang malaking kontrobersya ang sumabog matapos salakayin di umano ng NBI ang Malacañang Complex na di umano'y ginawang drug den. Ayon sa mga ulat, isang pusher ang nahuli mismo sa loob ng compound na agad nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at sa oposisyon. Ang raid ay resulta ng matagal ng surveillance na isinasagawa ng NBI matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na aktibidad sa loob ng Malacañang. Bagamat hindi pa malinaw ang detalye ng operasyon, agad na sumiklab ang tanong kung paano nagawang makapasok ang isang pusher sa loob mismo ng upuan ng kapangyarihan ng bansa. Matindi ang pressure ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos na binabatikos ng mga kritiko sa pagkakaroon ng ganitong insidente sa kanyang administrasyon. Marami ang nagdududa kung may malalim bang koneksyon ng mga opisyal ng pamahalaan sa naturang operasyon at ngayon mas umiinit ang usapin sa pananagutan ni Bongbong Marcos. Patuloy ang investigasyon at inaabangan ng publiko kung anong magiging opisyal na tugon ng Malacañang. Samantala, yan nga mga isyong pakatunghayan natin sa buong video. Ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang usapin sa ating bansa. Para sa iba pang mga detalye, tapusin ang buong video. Prohibit us from even talking or being made as resource persons. And that is grossly unfair if a person is made a resource person and he is already an accused in a particular case. Mm-hmm. And that is precisely the danger that we were afraid of. Pero magaling si Pastor eh. Maganda pagkasagot niya. So yung danger, naging advantage sa amin. Mm-hmm. Anong advantage? Alam na namin lahat kung ano mga testimonya nila. So thank you very much. Alhamdulillah. Pwede yes. Ba yun? Na ginawa na nilang, no? They used a single warrant of arrest which they showed to me as a license to convert the KOJC into a police garrison, into their instant boarding house, in converting the cathedral into the advanced command post, in using as a legal subterfuge a mere warrant of arrest, in staying in a school, and not only that, in excavating therein and tunneling therein for whatever purpose it may serve them. No, I say that was a perfect example of police brutality. And you know, you should commend my good friend General Torre. Why should we commend him? Because he will be the subject of many lectures in the future of many law professors as to how not to become like him. Breaking news, mga kaibigan! Nako, ito guys, napakatindi po na balita. Talagang nakakagulat po, mga kaibigan. Ayon po sa isang balita, guys, sa isang mainstream media, ha? Mainstream media po, ito galing. Breaking news talaga ito, guys, kasi Malacañang Complex. Ayan po, parang drug den, mga kaibigan. Timbog po, guys. Timbog po ng NBI. Naku po. Ahas. Anong nangyari? Ha? Bangag. Sabi na nga ba nga, mga kaibigan? Sabi na nga ba eh. Ito guys ha. Ito pong balita na to guys. Talagang nagulat talaga ako. No? Kasi galing dito sa mga source eh. May nagbigay sa akin ito eh. May nagbigay ng link. Sabi ko, anong nangyari? Mismong sa Malacañang po. Sabi ko, yan ha. Ano na yan ha? Lugar na ng Malacañang yan. Isa lang ibig sabihin yan, mga kaibigan. Talagang wala na talaga, guys. Naggalat na po ang droga. Hindi na po sila natatakot. Kasi bakit po, kahit po sa Malacañang na yan, at nagawa pa nilang kumbaga, pag sinabi mo kasing drug din, ano yan, no? Andyan lahat. Parang pagawaan ng ano, andyan na rin. Parang ganun yan, pag sinabi mong drug din. Andyan yung mga nagsisession. Pero bakit po nasa Malacañang mismo, mga kaibigan, Malacañang Complex? Nakakagulat talaga, guys. Ako, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala kanina eh. Sabi ko, hindi siguro to totoo. Sabi ko, fake news siguro to kasi kanina pa ako nagsesearch eh. Sabi ko, wala man lang akong nakita kahit video, walang video.
Pero nung tiningnan ko sa mainstream media, nung nagbigay sa akin ng link, at tiningnan ko doon, mga kaibigan, meron nga. Pero isa lang po, ha? Isa lang po ang nagbabalita. Kanina pa kasi ito eh, no? Ewan ko lang kayo, baka meron na siguro. Pero kanina po, mga kaibigan, isa lang po ang nagbabalita sa mainstream. Ang dami-daming mainstream, di ba? Pero bakit isa lang? Ano nang nangyari? Di ba? So mamaya, pag-usapan po natin yan, guys, kasi napakatindi po itong balita talaga nito, no? Aalamin po natin, guys, kung ano po talagang nangyari. Okay? Kasi nga, mga kaibigan, alam naman natin, guys, na pag sinabi mong Malacanang, hindi na natin, kailangan pa ba natin i-memorize yan? Diba? Pag sinabi mong Malacanang, kailangan pa ba natin i-memorize yan? So, mamaya guys, pag-usapan po natin yan, pero bagong lahat, kung bago pala kayo sa aming channel, mag-subscribe po tayo, mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment ang pag-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. AD Up 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, live po tayo, mga kaibigan. Magandang Thursday po. Thursday night. Ayan, ay, kompleto tayo. Andito si Susan Aviles. Oh, hello, Susan Aviles. Kumusta ka na? Long time, ah. Oh, binagyo din kayo, Susan. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo, no, dahil malakas pa rin ng malakas pa rin ng ulan, malakas pa rin ng hangin. Kanina pa to, hindi na humihinto. Yung ulan po, kanina pa, hindi rin humihinto. So tuloy-tuloy po rin po ang mga pagbaha sa mga ilang lugar. Lalo-lalo na po sa Bicol, mga kaibigan. Talagang grabe, guys, sa Bicol, wala na. Lubog po sila, mga kaibigan. Para po ang nangyari, guys, yung nangyari po sa Metro Manila, parang ganun din yung nangyari sa Bicol. Pero dito, guys, mas matindi kasi ang hirap po, nahirapan po yung mga rescuers. Kaya ipagdasal po natin sila, guys. At syempre, mga kaibigan, ito po yung pagsubok, no, sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Ang bagal din kasi ng tugon ng administrasyon, eh. Di ba? Ngayon pala siya nagpaplano, eh. Dapat alam na nila yung gagawin nila dyan, eh. Kasi nga, ang Pilipinas po, tinatamaan naman talaga tayo ng bagyo. Suki po tayo ng bagyo. Na ito namang mga ehensya kasi, lalo na po itong administrasyon na to, dapat kasi naka-ready na kayo. Hindi yung parang, di ba? Dapat ready na kagad kayo, naka-preposition na lahat. Tapos sasabihin mo pa, wala na tayong magawa. Pwede ba yung ganun? Pwede ba ganun, guys? Isang leader, sasabihin mo, wala na tayong magawa dyan, aantayin na lang natin dumating yung bagyo. Pwede ba yun? Di ba? Dapat mag-boost ka ng confidence. Ibigay mo yung lahat ng makakaya mo as president, hindi yung parang negative na negative yung dating. Pero anyway, mga kaibigan, mag-pray lang po natin sila, guys, no? Sana po malampasan po nila ang mga pagsubok na yan. Pero ang ating pong balita ngayon, guys, ito nga yung breaking news. Itong sa Malacanang, anong nangyari sa Malacanang? Nako, NBI! Ni-raid po ang Malacanang. Ito, guys, ipakita ko sa inyo yung balita. Galing po ito sa mainstream media, ha? Ayan, Ito po kanina, guys, sinerge ko to, eh, no? Kasi may nagbigay nga sa akin ng link. Ito, guys, talaga, ito, i-highlights po natin, no? Ayan po, ayan, nakalagay. Drug den sa Malacanang complex ni Reid, isa timbog. Nako, isa timbog daw, baka si Ahas na to, ha? Baka si Ahas na to, mga kaibigan, timbog, oh. Okay, ano ba yung na yan? Ano ba yung Malacanang complex na yan? Diba? Hindi ko, ako, guys, hindi talaga ako mga paniwala kanina, eh. Bakit po sa Malacanang na yan, ha? Nagawa pa nila? Nagawa pa nila magdroga-droga dyan sa Malacanang? Sa labas man yan, or sa loob man yan Malacanang, or saan lugar yan? Ibig sabihin, guys, wala na pong takot itong mga drugista na to. Okay, ayon po dito sa balita, guys, ang nakalagay dito, ayan, si Angie De La Cruz. I-highlights natin para makita nyo rin, ha? Ayan, Angie De La Cruz, Filipino star ngayon, October 24, 2024. Ito lang po ang nakita kong
mainstream. Yun o, nakalagay o. Philstar to eh. Galing to sa Philstar. Ito lang po yung mainstream guys na nagbabalita patungkol po ito sa pag-raid ng drug den sa Malacañang. Wala na pong ibang mainstream. Nagtataka, marami po nagtataka at marami po nagtatanong, bakit ganun? Bakit yung Philstar lang ang nagbabalita? Dapat yung talagang, na katulad niyan, TV5, hindi nila binabalita. Eh, tiningnan ko rin sa YouTube kanina guys, no, nag-search din ako, tiningnan ko, wala, kahit sa YouTube, wala pa eh. Wala pa sa mga mainstream media sa YouTube. Kasi diba, meron din mang, ang mga mainstream po, meron din sa YouTube yan eh. No, katulad ng ABS-CBN, GMA, TV5, kahit nga SMNI, wala pa to eh. Itong balita na to. So, ang nagbabalita lang po talaga guys is Philstar. So, nakakapagtaka po mga kaibigan, bakit parang, para sa akin lang guys ha, feeling ko parang blackout eh. Parang news blackout. Kasi kung babasahin natin guys, no, ito po, i-ano natin po para mabasa natin lahat, no. Ayan o, ayan po yung picture niya o. So, para maintindihan po natin mga kaibigan, i-highlights ko ha para mabasa nyo rin. Yan. Okay, klaruhin natin ha. Ayan. Manila, Philippines ang nakalagay, oh. Manila, Philippines. Arestado ng National Bureau of Investigation Dangerous Drugs Division or NBI or DDD. Ang isang lalaki na umano'y sangkot sa walang takot sa pagbebenta ng shab. Oh, alam niyo na shab. Alam niyo na ibig sabihin 'yun, ha. At pagmamantini ng drug den sa loob mismo ng Malacañang complex sa Maynila. Ayun! Sa loob pala mismo ng Malacañang complex. Yung pala yung sinasabi nila. Ayan o. Hinighlights ko yan para mabasa nyo rin. So ano po ibig sabihin nito guys? Harap-harapan na ba? Ha? Ano to? Wala na ba talagang takot itong mga to? Kasi kung may takot yung mga yan, or yung parang ano yan eh, katulad po ni Tatay Digong, sa panahon po ni Tatay Digong mga kaibigan, tiklop lahat eh. Nagtatago sila eh. Pero dito guys, mukhang harap-harapan na po. Wala na po talagang takot. Kasi mismong sa Malacañang na nakalagay, oh. Ayan, oh. Sa loob mismo ng Malacañang complex sa Maynila. So kung sino, kahit kayo, anong interpretation nyo dito? Di ba? Anong, kung kayo po ang mag-iisip, guys, or kung kayo po ang mag-a-analyze, ano po ang ibig sabihin nito? Na wala na, hindi na talaga nila makontrol. Kahit saan na lang, meron. Kahit mismo doon sa kung saan yung pangulo. Ha? Lugar ng Malacañang. Malacañang lugar ng ano yung pangulo yan. Lantara na. Oo, yes, lantara na po. Lalain Garcia. Di ba? O, basahin natin. O, highlights natin para mabasa nyo rin guys ha. Ayan o. Kinikilala ni NBI Director Jaime Santiago ang suspect na si Edgar Ventura alias Face. Wow, ayos alias ha. Face. Ha? Ang alias niya mga kaibigan ay Face. Ayos alias eh no? Talagang ano yan ha. Kakaibang alias yan. Naaresto sa ikinisang operasyon ng NBI sa San Miguel, Maynila. Siya maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayan, huli po. Si alias Face. Ayos yung ano, no? Ayos ang may mga alias-alias pa. So, anong gagawin nila dito? Ha?
Kasi pag hindi po nila aanuhin tong droga, guys. Hindi po nila gagawin yung drug war. Baka hindi lang po 'yan. Hindi lang natin alam, baka hindi lang 'yan. Baka mas marami pa, mga kaibigan. Oo, nakakahiya talaga, Susan Aviles, nakakahiya, grabe. Oo nga, ilalain kasi yan, nawawala nga si Kokak eh, hindi nga nila mahanap eh. sabi ko nga sa inyo, kaya siguro nawawala si Kokak kasi timbog eh. Timbog si Kokak eh. Di ba? So, mga kaibigan, lantaran na po ito, guys. I mean, wala na. Ano pang gagawin dito? Hindi pa talaga kayong mga kapulisan, mga militar, magising na po kayo. Huwag niyo pong antayin na baka hindi lang po Malacañang, ha? Baka hindi lang po Malacañang ang mapuno ng zombie or mga durugista na wala ng takot. Baka pagising natin sa umaga, mga kaibigan, maging narco state na po ang Pilipinas. Yun po ang kinakatakutan palagi ng ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga marami pong nagpapasalamat kay Duterte nung panahon na yun eh. Kasi nalinis talaga niya, guys. Ultimo yung mga maliliit po na mga durugista. Nagtago, naglipa na po, mga kaibigan. Hindi mo, kumbaga nag-hibernate, no? Nag-hibernate sila. Hindi mo na sila mahanap. Kahit yung mga kriminal na mga, sabihin natin, mga hindi naman mga big time na mga kriminal, yung mga ano lang, no, mga sabihin natin small time lang. Pero nawala po sila, guys, sa panahon po ni Tatay Digong. Pero this time, nakakagulat. Dahil mismo po sa Malacañang complex, nangyari itong drug den na kung saan sila ay nagsesession. Di ba? Oh, hindi pa kayo magigising, mga kapulisan, mga militar? Hahayaan ba nating lumupog tayo sa ano? Ha, at matulad tayo sa ibang lugar na naging narco state na? Ito, basahin po natin, guys, ha. Tuloy natin ang balita. Ito po. Ang pagkakahuli sa suspect ay batay sa impormasyon na nakalap ng NBI hingil sa illegal transaction sa naturang lugar kung saan malapit po ito sa palasyo ng Malacañang. Ayun! Malapit po ito sa palasyo ng Malacañang. See, nakita nyo na? So, ibig sabihin, guys, matagal na ito. Based sa aking analogy, matagal na po ito, guys. Siguro mga nasa isang ano na siguro to, nasa mga isang taon na siguro ito. Kasi ang nakalagay dito, pagkakahuli sa suspect ay batay sa impormasyon na nakalap ng NPI hingil sa illegal transaction sa naturang lugar kung saan malapit po ito sa palasyo ng Malacañang. Kaya sila namamayagpag. Kasi siguro wala nang huli sa kanila eh. Hinahayaan na lang sila eh. Wala nang tukhang. Wala nang drug war. Ang question na lang dito, sinong kumanta dito? Sino ang nagsumbong? Baka si Kokak. Oh, ito, tuloy natin. Ito, mga kaibigan, pakinggan niyo to, guys. Sa tulong ng Presidential Security Group. Ito ha, ito nakakatawa, mga kaibigan. Sa tulong daw ng PSG. Okay? Oh, sa tulong ng PSG or Presidential Security Group. At sa kikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA at Manila Police District or MPD ay naisagawa ang paghuli kay Ventura sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng Maynila Regional Trial Court or RTC Branch 37. Ibig sabihin, may warrant of arrest. Matagal na po ito, guys. Itong drug den na to, matagal na yan dyan.
siguro nung pag-upo ng pag-upo ni Bangag, dahil wala na nga si Duterte, naglabasa na sila uli, no? Siyempre, wala na manghuhuli sa kanila eh. Freedom eh, may freedom na yung mga durugista eh. Para silang nakawala sa koral eh, no? So, naglabasan po silang lahat. Pati yung mga kriminal, no? Big time or small time criminal, naglabasan po lahat sa kanilang lungga. Dahil yun nga, wala na eh. Pati yung presidente Bangag eh. Kasi ang, di ba may kasabihan nga tayo mga kaibigan, di ba? Bago mo linisin ang iyong ano, no? Bago mo linisin ang iyong bakuran, linisin mo muna ang nasa loob ng bahay mo. Di ba may kasabihan tayong gano'n? Tama ba yung kasabihan na yun? I-correct nyo ako guys, baka mali yung kasabihan ko ha. So, ang tanong, paano mo nga naman linisin ang bakuran kung mismo sa bahay mo ay andun yung mga durugista? Di ba? Oh, paano mo linisin yung bakuran mo? Eh, mismo nga sa loob eh, andun nga eh. Sila nga yung mga promotor eh. Di ba? Kasi kung talagang seryoso po sila laban sa droga mga kaibigan, itong administrasyon na to, dapat hindi na nila, wala nang ganyan. Di ba? Wala nang ganyan dapat. Kasi Malacanang na yan guys eh. Nakakahiya. Malacanang. E paano pag binalita yan sa buong mundo? Eh syempre kakalat na naman ito sa buong mundo. Magiging trending na naman tayo nito. Di ba guys? No? Oh, correct daw ang kasabihan. Thank you very much. Johanna Morado. Nakakahiya na talaga tayo. Grabe. Di ba? Nakakahiya na talaga tayo guys. Bothek Love TV. Yes, sariling bakuran muna bago ang bakuran ng iba. Oo, tama po kayo, Boss Tech. Ang problema, Boss Tech, paano nga niya nalinisin yung sarili niya eh? Andun nga eh. Doon nga nag-umpisa yung droga eh. Ay, nako, Bangag. Ha? Sana po mag-isip-isip na ha. Yung mga military, mga police, mga sector ng mga religion sector, yung mga simbahan, mag-isip-isip na kayo, no? Pati Malacanang, oh. Nakakatakot na talaga, grabe. Pagdating sa mga sakuna, sa mga kalamidad, wala po, palpak. Palaging may baha. Airport natin, palpak uli. Kanina lang po, walang tubig sa Naiya 1. Walang, sa Terminal 1, walang tubig kanina. Tapos yung mga bagahe po sa Naiya guys, nagkalat. Dahil sira yung ano, sira, may nasira ng ano doon sa may Naiya. Wala, palpak talaga mga kaibigan. Ngayon, ituloy ko lang ha, bago po natin ito i-ano guys, no? Ituloy ko lang, ito po yung pinaka-last nyo. Yan o. Nakumpiska sa pag-iingat ng suspect ang siyam plastic na sachet na hinihinalang illegal na drugs. At ang mga drug paraphernalia na i-turn over ng NBI Forensic Chemistry Division para masuri. Okay, ito guys ha, tingnan natin, okay? Tingnan natin mga kaibigan. Sa iba pang mga ano, sa iba pang mga mainstream, okay? Kasi nga, sabi nila fake news daw, no? Marami nang sabi fake news daw ito. Okay, klaruhin ko lang sa inyo ha, mainstream po ito. Ayan o, live yan o, live po tayo, live, hindi po to recorded, pre-recorded, ayan o, live yan o, ayan o. Hindi po ito fake news, ayan o, oh, ayan o. Oh, ayan o. Okay, para sigurado tayo. Punta tayo sa ibang mainstream. Ha? Punta tayo sa ibang mainstream kung meron bang nagbabalita nito. Okay? I-ano natin. Ayan o.
I-copy natin, tapos ilagay natin dito. Paste natin. Enter. Ayan. Oh. Ayan po mga kaibigan, Philstar lang po guys ang nagbabalita. Ayan oh. Meron ding ano, ito naman yung iba, 2016 pa to eh. Yan oh, nakalagay oh, 2016. Ito 2022 pa to. Ito Vietnamese, iba naman to. Pero pagdating po sa drug den sa Malacañang complex, isa lang po na mainstream media ang nagbabalita, which is philstar.com. Nakakapagtaka po mga kaibigan, bakit sila lang po ang nagbabalita? Di ba? Meron ako nakita kanina, ito naman, ito sa Abante naman. Ito may isa pa pala, Abante. Ayan o. Pagkalansag ng drug den sa Malacañang complex. Meron pa pala oh, may Abante pala. Ayan o. Ikinatuwa daw ng Malacañang. Ayan o. Meron palang Abante. Ayan o, nakita ko. Ayan. Abante, TNT. Pagkalansag ng drug den sa Malacañang complex, ikinatuwa ng palasyo. Wow, natuwa pa yung palasyo. Pinapurihan ng Malacañang ang National Bureau of Investigation, Presidential Security Group at Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa pagkalansag ng umano'y drug den sa Malacañang complex at pagkasakote sa big time pusher sa San Miguel, Maynila. Ibig sabihin guys, big time pala to. Big time pala itong ano na to, itong si alias Face. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang matagumpay na anti-drug operation sa mga otoridad ay patunay na hindi tumitigil ang Marcos administration upang tuluyang mawalis ang illegal na droga sa bansa. Wow! Talaga lang ha? Totoo yung mga sinasabi nyo? Ha? Ayan o, oh, nakalagay sa Abante. Tuloy natin. Ayan. Binigyan din ng kalihim na walang puwang sa alinmang lugar sa Malacañang complex para maging kanlungan ng mga gumagawa ng nagtutulak at nagtutulak ng illegal na droga at ipapataw ang buong bigat ng batas sa mga ito. Hiniling ni Bersamin sa mga otoridad na tugisin at arestuhin ang mga kasabwat ng arestong suspect matapos makatakas sa mga otoridad at hinihiling ang kooperasyon ng publiko para sa ikadadakip ng mga ito. So, ibig sabihin mga kaibigan, natuwa daw ang Malacañang. Natuwa daw ang Malacañang guys kasi nahuli daw itong drug den na to. Natuwa pa kayo ha? Eh, nasa Malacañang yan. Ibang klase talaga itong administrasyon na to, you know? Dapat nga, hindi kayo matuwa. Dapat kabahan kayo. Kasi, nasa ano na yan eh, nasa vicinity na ng Malacañang yan eh. Pero napasukan pa rin kayo ng droga. At high profile pa. Di ba? Oo, fake news ng mga bangag. ito, basahin ko sa inyo. Meron pa tayong mabasahin guys. Ito. Ito po, ituloy natin to. Ayun, basahin natin to ha. Yung naka-highlights po. Samantala, patuloy sa pinaghahanap ang kasamahan ng suspect na si Francisco Soriano Jr. Junior na naman mga kaibigan. Alias John Tut. Grabe naman sa alias na yan. Ito palang ang junior pala, ang alias pala ni Junior is John Tut, mga kaibigan. At iba pang individual na napatunayang positibo gumagamit ng shabuyas sa lugar. Sila ay takda ring sampahan ng kaparehong kaso. O, ayan ha. Ang iba daw sa mga kasamahan ay Junior daw ang pangalan, alias John Tut. Naku, sino kayang Junior to? Francisco Soriano Jr. Pudinet. Okay, sige. Ha? Sino kayang Francisco Jr. to, guys? Bakit Junior alias John Tut? Ibang klase mga balita talaga ngayon.
So, dapat ba tayong matuwa? Ha? Ang tanong, dapat ba tayong matuwa? Dapat ba nating anuhin itong mga nakahuli dito kay John, grupo ni John Tut? Ha? Hindi po tayo dapat matuwa. Dapat po tayong matakot, dapat po tayong kabahan. Di ba? Oo, sounds like, no? Laline Garcia, John Tut. My name recall, di ba? Junior? Okay, ang tanong na lang natin guys, ganito, no? Asa na po si Kokak? Oh, timbog. Timbog daw si Kokak, mga kaibigan, eh. Timbog, ha? Oo, bangag junior dyan, sir. Pudi, manibigyan siya, no? Di ba? So sana naman, no? Sana naman panawagan naman natin sa mga PNP, mga pulis. Huwag po nating hayaan na mabalik po tayo sa panahon ng mga droga. Huwag po tayong pumayag na maglipana na naman ang mga drogista. Eh ito na nga, oh, nag-uumpisa na nga eh. 'Di ba? Oh, may nag-comment oh. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Hanggang ngayon nga ay tila talamak na talamak pa rin ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa Malacañang. Ang taong bayan nga ay nagsisimula na ang mag-aklas upang patalsikin na ang mga ito nang sa gayon ay umayos na umano ang bansang Pilipinas. Para naman po sa ating mga viewers, ano ang opinion ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below.